Okay, magandang araw pong muli sa inyo mga kamotor. Ito na naman po muli, Multiwork TV. Para naman po mag-share sa inyo ng isang napakapakipaginabang na dapat nating mai-apply sa ating mga motor. Okay, bago po tayo magpatuloy, gusto po munang batiin lahat ng mga sumusuporta sa lahat ng sumusubscribe. At pati na rin po yung mga hindi pa nakakasubscribe sa aking channel. Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Okay, mga kamotor. Ang sisir ko para sa inyong mga kamotor ay tungkol dito sa ating motor na marahil hindi na ligid sa inyong kaalaman na yung motor natin mga guys is palaging lumuluwag yung kadena. Palagi tayo nag-a-adjust, palaging nagpapalit. Okay, may sisir akong munting kaalaman mga kamotor. Ito ay base sa ating observasyon na medyo epektibo naman. Okay mga kamotor, ito simula na tayo. Ito nga pala mga kamotor ang isisir kong topic natin sa araw na ito. Okay, ito mga kamotor, ito halimbawa, ito nga oh, maluwag na naman. Ayan mga kamotor, ito ay mabibigyan natin ngayon ng solusyon. Isisir ko sa inyo sa araw na ito kung paano hindi basta-bastang lumuwag o magasgas ang ating kadena. Okay. Sa mga ibang nakikita ko mga kamotor, itong chin cover na ito is inaalis o yung wala na siyang cover. Napakalaking depensa nito mga kamotor, lalo na sa mga dumadaan sa rough road. Gaya din sa amin, may rough road pa. Pag natamaan po ng, pag nalagyan po ng buhangin o putik itong kadena natin is, ayan, nagagasgas po ng madali ang ating kadena. Okay, mga kamotor. At isa pa mga kamotor, yung palaging paglalagay natin ng lubricant o langis dito sa ating kadena, makakatulong din po yun mga kamotor sa papatagal ng buhay para tumagal ang serbisyo ng ating kadena at saka itong kanyang mga sprocket. At isa pa mga kamotor ang gusto kong isir sa inyo is tungkol dito sa inilagay kong kanyang stopper. Ayan mga kamotor, ito nilagyan ko ito motor, mga kamotor, loob at labas. Kasi hindi natin maiiwasan mga kamotor, halimbawa may angkas tayo tapos bigla ang hinto. Pag full stop po nito mga kamotor ay itong motor, itong gulong siyempre pag mabigat, kahit po anong higpit nito is umuusad pa rin siya ng paunti-unti. O di kaya halimbawa pag nag-arangkada tayo sa biglang hindi sinasadya, nabitawan natin bigla ang clutch, bigla namang aabante, ito ang lalaban mga kamotor, ito ang pipigil, itong panlabas na kanyang stopper nut. Pag sa bigla ang preno naman kamotor, halimbawa kailangan i-pull stop mo, itong ilalagay natin, inilagay kong tornilyo dito sa bandang loob, siya naman ang pipigil para hindi mabinat ang kadena. Okay mga kamotor, napakalaking depensa nito mga kamotor, halimbawa sa mga palagi ang nagpapalit. Okay, ito mga kamotor, lalo na sa mga rough road o sa mga mabuhangin na area, hindi po talaga maiiwasan yung malagyan ng buhangin o alikabok na dahilan ng pagka gasgas ng ating kadena at sprocket. Pero meron din naman kamotor dahil lumuluwag ito dahil sa halimbawa bigla ang pagpreno at saka bigla ang pag-arangkada. Kaya mga kamotor, lalagyan natin siya ng nut dito sa loob at saka dito sa labas. Huwag nating babawasan itong kanyang double nut kasi may tendency mga kamotor na ang nut na itong panlabas na ito is luluwag siya pa unti-unti, lalo na kung nakalagay ang motor na ito sa tricycle o doon sa kulong-kulong.
Kaya kailangan makamotor, meron pa rin siyang nut na panguntra para sa paghigpit nitong unang nut na nakalagay. Huwag na nating babawasan. Bumili na lang tayo ng bagong nut, mga kamotor. Magkano lang naman ito? Para siya ang ilagay natin dito, pinakang stopper niya sa bandang loob. Ganyan po ang itsura niyan, mga kamotor. Hindi siya basta-basta luluwag, umahatak, umabibinat ang kadena natin kahit biglaan tayo magpreno o biglaang arangkada. Steady siya, mga kamotor. Yun ang isang bagay na hindi basta-basta luluwag o liban na lang pag nagasgas ang ating kadena. Sa totoo lang, mga kamotor, kahit rapro dito sa amin, 3 years and 4 months na itong motor ko, hindi pa ako nagpapalit ng kadena. Dahil, mga kamotor, ito nga, napakalaking tulong itong chain cover. Na kung may mga budget naman kayo, mga kamotor, mayroon pong nabibili yung stainless, yung buo po siya. Mas maganda po yun, mga kamotor, na ikabit natin para po hindi po malagyan alikabok, putik o buhangin itong ating kadena, para iwas gastos o iwas abala tayo sa ating pupuntahan. Okay, mga kamotor, isa pa, mga kamotor, yung nga sabi ko, palagi ang lagyan natin ng langis itong kadena natin, lalo na kung tumatawid tayo ng ilog o sa maputik na lugar. Okay, pero dun sa mga halos simentado na ang daan, mga kamotor, hindi na nagagasgas, kundi ito nga, pag-a-adjust o kusang uma-adjust ito sa pagbiglaang preno o sa biglaang pagbitaw ng clutch natin. Okay, kahit nga pa ako kuminsan, mga kamotor, ay nabibigla ko rin. Halimbawa, may tatawid na bata, tatawid na hayop sa daan, obligado, mga kamotor, na ipo-pull stop mo. Kaya pag ipinul stop mo, tapos napakabigat ng karga mo, aatras itong gulong natin, mga kamotor. Kahit na sabihin natin napakahigpit nito, a-adjust at a-adjust pa rin siya, mga kamotor. Kaya napaka-importante itong ilalagay natin o ilalagay na inner nut na ito para sa adjuster. Okay, mga kamotor, subukan po ninyong i-apply para naman kahit papaano ay matingnan naman po ninyo, umatry naman ninyo kung epektibo nga po, epektibo ang ganitong technique. Okay, mga kamotor, kabilaan yan, mga kamotor, lagyan din ninyo kabilaan siya para naman pantay yung kanyang adjust. Okay, mga kamotor, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Sana po tuluyan po ninyong suportahan o panoorin ang aking video. Kung nagustuhan po ninyo, at inuulit ko, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-subscribe at i-hit na rin, mga kamotor, at notification bell para po updated po kayo sa susunod pang mga video. Okay po, dito na po nagtatapos ang ating vlog. Bye-bye!